Magandang umaga mga kasabong. Ito na yung vlog number 4. Okay, ang featured ko ngayong umaga, actually ngayong umaga pala ay ang pangalan ng Sabado. Sabado ngayon. Ito yung i-featured ko ngayon, yung mga Rubio Gold. Kung saan ko sila na-acquired, kung saan sila nagsimula, at paano sila na-develop. Okay, Rubio Gold. Sa pangalan pa lang Rubio, alam mo nang may pinanggalingan. No? So ang Rubio Gold na binibreed ko na ito, isa sa pinaka matagal ding hawak ko. Nasa 7 to 8 years din to. Halos sabay-sabay ko itong mga na-acquired noon, dinevelop. Ang Rubio Gold na ito, nanggaling to kay late Mayor Rubio ng Badok, Ilocos. Okay, late Mayor Rubio ng Badok, Ilocos. Na nakakuha ko ng Rubio Gold na ito sa kanya gawa ng dalawang kaibigan kong nagninegosyo sa sasakyan. Ay yung magkapatid na Peñales. Sila Howell at si Hamlet. Okay. Isang beses na napadan at yun ay napadan sa mga negosyo ni Mayor Rubio. Nabigyan sila ng dalawang broodcock. Okay. Ang dalawang broodcock na yon is originally ang kulay nun is white gold. Isang white pit na baldadong kanan, 4-time winner na. Okay. Tapos isang yellow pit na bilog naman ang ulo, napakapangit. Tapos hindi pa nananalo. So yun yung dalawang pinagmula ng Rubio Gold ko dito sa farm. Okay. So, ang nangyari, kasi wala naman akong babae, ang una, ginawa ko, kinross ko muna siya. So, ang kauna-unahang, nalapit lang ako nakabilad. Ang kauna-unahang binlin ko sa Rubio Gold dito ay Kelso din, sa John Bishop namin. Okay, so, nung makapagpalabas na ako, white gold yun, nakaroon sa JBK, naging gold silang ganito. Okay, konti na yung lumabas na white gold. Although, meron pa rin lumalabas na white gold, paminsan-minsan. So, ang ginawa ko nun, from there, nung makakuha na ako ng mga babae na gold, kasi ang breeding kasi, for example, gumamit ka ng dalawang bloodline, magkaibang ulay. Let's say yan, isang white gold at isang pula. Yung anak ng dalawang mating mo na yon, usually, yung mga babae, magiging gold sila o white gold. Ngayon, yung mga lalaki naman, makukuha sila sa babae. So kaya nga, sa breeding, sinasabi namin mga breeder na importante yung babae. Importante yon kasi sila yung nagdadala ng genes ng magiging lalaki. Okay. So ito, balik tayo sa Rubio ha. Edi gano'n, nakapag-produce na ako ng mga gold. Ganito sila. So, yung unang subok namin dito sa mga gold na ito, gold na siya, ganito. Ganito siya. Yellow pit at saka white pit na napalaban. O yung yellow pit, unang nilaban namin yon sa pitmaster din. Okay, actually, ganito. Mayroon siyang sobrang konti sa pininansya ng isang boss ko na city councilor, si Mark Calixto, no? Kaibigan ko rin yun si Mark. Dati si konsihal ay hindi pa naman nagbe-breed talaga ng maraming manok. Pero nasa hilig din niya yung pagmamanok. Recently ngayon, malaki na yung farm niya kasi may mga resources naman. Magaling na breeder na rin ngayon si konsihal Mark. Yan. Kumustahin ko na din. Kumusta, Consial Mark? Ayun. Okay, so nanalo. Ang style po ng mga gold na ito, accurate sila sa tawiran. Yung patawid-tawid na lipad at saka yung sabayan sa taas. Ito po yung pinaka killing move niya. O kaya pamatay na galaw niya. Okay. So, ang mga Rubio Gold na ito, sabi ko nga, matagal kong dinevelop.
hanggang sa makuha ko yung multiple niya. Kasi ang first batch nito, hindi sila ganun ka ano. Hindi sila ganun ka sipag pumalo, pero napaka-accurate nilang magpatama. So yun ang isang number one na nagustuhan ko sa manok. Kasi at that time, ano po ako eh. Kaya masabi sa inyo at that time puro laban ng restaurant. Kasi nung nagsisimula ako, halos gusto kong lumaban na lumaban. So dahil po gusto kong lumaban na lumaban, hinahanap ko talaga yung mga manok na mabibilis talagang pumatay. So ganun ko po nagustuhan ng Rubio Gold. Tapos, hindi ganito nangyari. Balik tayo sa... Mateo, paano? Pawak na ako. Balik muna tayo sa mga naging broadcast, no? Bali, dalawa po yun. Sabi mo, no? Yung isa, baldado na. 4-time winner yun. Binigay kay Howell. Tapos, pinasa sa akin ni Howell. Ang mga kaibigan ko ito sa Santa Rosa, ha? Ito yung mga nagnenegosyo ng mga sasakyan. O yan, pag kailangan nyo ng mga piyesa na sasakyan, yan. Na message nyo si Howell Peñales, Facebook niya, ha? Ayan, kaibigan ko yan. Kahit marami yan, marami ang order, mga gamit sa taxi, gamit sa truck, kung may trucking kayo, kung may mga taxi kayo, kung may mga van kayo, lahat ng klase ng piyesa, maraming susupply. Supplier po talaga sila ng mga auto shop sa buong Pilipinas, actually. Ayan, tutulungan ko na ng konti yung kaibigan kong si Owen. Sa buong Pilipinas po, supplier po sila ng mga spare parts ng mga sasakyan. Pati po yung mga maliliit na auto shop sa mga lugar nyo, actually sa kanila kumukuha. Ayan ha, tip po yan. Hindi, yung kaibigan ko na yon, sa madali salita, yung magkapatid na yon, saka si Hamlet, magmamanok po yan. Magmamanok, mahilig maglaban, hindi walang kahilig-hilig sa breeding. Ibang breeding ang gusto niyan, iba? Ibang breeding. Ibang breeding ang gusto niyan. Puro laban sila. So, sa madaling salita, itong dalawang manok na ito, ano ito eh, parang binayad sa kanila. Parang sabi ni Howell nun, binawas ko sa babayaran ng pyesa. So, naibigay sa kanya yon na 4-time winner. Tsaka isang kapatid pa na hindi pa nananalo. So, ako, nung makita ko yung palo talaga, hindi ko nagustuhan eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi sila ganun kasi pag pumalo. Tapos, lalo na yung isa, wala pang panalo. Ang pangit. Ang pangit talaga. Bilog na ulo. Ang kapal ng ano niya, hindi sa pencil pit eh. Talagang kandila. Pangkandila talaga. Okay. Hindi sabi ko, ang pangit nito. And then, nangyari po, habang nasa akin yun, nalumipas yung mga ilang buwan, pinahanda ko. Yung isa sa dalawa na yon na pangit nga, aba, sa madaling salita, nakatatlo pong panalo sa akin. Okay, kasi ito yung isa baldado na di man may lalaban, yun ay binreading ko na lang. Okay, so doon po lang start yan. Edi ganyan lang ako, ha. Tapos, yung mga lumipas na taon, ganun din, mga 3 years ang lumipas, binabalik ko na po yung ano kasi kailangan ko nung makita kong may score sila ng maganda. Tapos nasubukan po namin yung unang anak, nasubukan po namin sa Pitmaster. Ayan, pinans nga ni Mayor Tony at ni Concial Mark Calixto. Actually si Mayor Tony napakabait. Nung time na naglalabang kami, katabi ko sila sa manakaw po lang kami. First time ko makilala yung pamilya ng Calixto ng Pasay, no. Ang babait po talaga. Kaya sabi ko itong financier ko, napakabait din talaga. Tsaka sabi ko, ito yung magiging breeder na talagang sa tingin ko sa tingin ko hanggang sa pagtanda hindi mawawala sa kanya kasi hilig niya talaga yung pagmamanok din. Tapos may mga resources sila kaya madali siya makapag-expand ng magandang manukan. Ayun. Edi ganun nga po. Sa madaling salita po, yung Rubio Gold namin na yon na kauna-una ang nilaban namin, sa big event pa talaga sa Pitmaster. Hindi po siya nagsugat, ganun po kagaling ng ano niya. Pero hindi rin po siya pumalo ng multiple. Kung mapapanood niyo po sa Bilibili account namin yung laban ko na yon o sa mga dating pinopost namin sa Facebook ng mga laban sa Pitmaster,
isang bangga lang, isang bangga lang. Ganun yung kabilis pumatay ang mga Rubio Gold na ito, no? Edi, eto na nga po, no? Edi, lumipas na po yung panahon. Nakarating naman kami sa Pasay. Sa ibang batch na po ito, stag naman. Ganun din po, nag-finance din po si Conchal Mark dyan sa labanan sa Pasay. Mga, nung time po na yun, mga puro palaban po ni Patrick, ni Senator Patrick Antonio, no? Yung Pasay, hawak pa po yung Pasay nun. Tapos, yun nga po, may mga circuit po nun. Nilaban na naman po namin, no? Gold. Isa naman white pick na Rubio. Nakapaglaban po kami ng white pit na Rubio. Napapagat ako yung okay. Ito po, isa po isang white pit po ito, mapapansin nyo. Ito po yung mga nakahanda po ito sa early bird, no? Kasama po ito sa mga sobrang likot. Okay. Gantong-ganto po yun na mga white pit naman. So sa madali salita po, ang pagiging white pit nila, nakuha ito sa tatay na white pit. Okay, tapos sabi ko nga po, hindi na sila white gold. Okay. Yung isa pong ganto, na isa pang nilaban namin na ganto, sa Pasay, nakalabang ko naman ang sikat na mag-e-entry ng papapa. Okay, engineer po yun. Pagdating po sa, kung kayo po yung taga Pasay kayo nagsasabong, hindi nyo kilala yung entry name na papapa. Okay, yung papapa po na yun ay isa sa mga big boss ng Pasay, no? Talagang mga tao sa mga sabungan talaga na kapag ka silang umakyat, kahit sino pa kalaban, hindi ko nadidihado. So sa madaling salita po, nadihado kami gamit ang mga Rubio Gold ko na ito. Pero naipanalo po namin. Napakagaling po ng mga manok noon na si engineer na yun. Tapos tinalo po namin. Magmula po noon hanggang sa present time dito sa Quezon. Dito po sa Quezon, ha, dito sa mismong area ko sa Candelaria, sa Quezon province ito. Dahil hindi rin kasi ako masyadong makapag-ipon ng gold kasi nga napakadami kong kliyente, marami yung nabili nito, marami yung nagcha-champion dito. Dito sa area ko sa Quezon, may pagmamalaki kung hindi pa ho kami natalunan. Ayan, hindi pa ho kami natalunan dito sa Quezon ng gold ko. Nakalabang ko dito yung mga kaibigan kong Pitmaster Champion, nakalabang ko rito yung sa mga gold ko yung isang mayor, nakalabang ko dito sa mga Rubio ko yung mga operator ng mga sabungan dito, LCA, LDB, marami na ako nailaban. Talagang hindi po kami matalunan dito sa Quezon, no? Tapos sa area po ng Bigol, yan, may boss ako doon na nag-update sa akin. Sabi niya, Mike, yung mga nakuha ko sa iyo yung walang talo, yung gold, pinag-champion namin. Sabi niya, 3-cock, 4-cock, sinend sa akin yung mga video. Tapos yung isang kaibigan ko sa Pampanga, si Darwin Barreras din. Ayan, gumamit din ng mga gold namin. Sa Mabalacat, champion din. Puro, alam nyo, mga Kapampangan. Ako, Kapampangan ako, no? Kahit po nang sa Quezon na ako. Alam nyo, mga Kapampangan, palibasa ako, masisela no talaga sa mga manok at mahilig ko talaga mag-import. Magagaling po yung mga manok doon na nakakalaban, lalo na po pagka dinala na sa bunga, hindi sabihin matibay po yung handa. Pero sabi ko nga po, yung mga gold namin ganito, talaga pong hindi kami napapaya. So ngayon po, makikita nyo na po sa mga gold namin yung multiple na body punch nila. Kasi yung mga unang batch nito, hindi nga sila ganun karami pumalo, pero accurate. Ngayon, makikita nyo na po yung multiple na palo nila na accurate, talagang mas matindi na po, no? Eto, ngayon, yung kanina, yung unang minuto ng video ko na ito, mapapansin nyo, meron tayong mga green-legged, no? Merong white legs, merong yellow legs, tapos merong pigom. Ako, nakaandaw ito, grabe, nakasobang ligot. Oh, palit mo naman ako, at ako ay nakawala sa focus, wala kasi akong script. Ayan, ako na green-legged na lang, yung medyo mabay.
Ayun, Mateo, yun na lang. Sa likod ko. Para hindi natapos. Ayan. So, yung mga Rubio Gold po namin na ito, sabi ko nga, genetically, na-maintain ko yung winning bloodline. Ngayon, mamaya po, ito po yung tanong na sasagutin ko sa isang followers natin na nagtatanong sa akin about genetics. Oh, ano, Mateo? Wala na. Ito, medyo bata pa. Local bandit po ito, hindi po kagaya ng nakang ito. Ito po yung isang newly developed kong Rubio Gold. Yung mga green legs na ganito. Green legs po sila. Okay, ang tawag ko po dito ay Rubio Hats. Okay, Rubio Gold pa rin, pero Rubio Hats po ang tawag ko dito kasi green legged po sila. Para po sa mga hats lover, ito po yung binibigay ko sa mga hats lover. Actually ako hatch lover din ako, kaya akong ginagawa ko yung mga off-color ko dito. Palibasa akong 3-time winner, Grand Slam champion ng off-color dito sa Quezon. Tingin ko po wala nang nakatatlong kagaya ko. No? Sa magmula po nung magsimula ang off-color dito sa Quezon province. Dito po kasi sa lugar ko sa Quezon, meron po kaming taon-taon na labanan, prestigious event na off-color lang. Ibig sabihin, pag off-color, bawal ang pongkan, bawal ang mayahin. So lahat po ng off-color pwede, kasama na po yung spangled na hats of color din yun. E di, sa madali salita po, dito sa Quezon, lumipas po yung mga panahon dati nung bago ako dito kasi galing akong Pampanga. Original akong KGBA, no? Nung time ko sa KGBA, kami po yung unang batch ng KGBA sa Pampanga. Tapos kung maalala ko, ang naging presidente po namin noon ay si Mayor Joe Marhison. Si Mayor Joe Marhison ang nabutan kong presidente namin noon. Kabilang kami sa unang batch ng KGBA. Kasi sa Pampanga ngayon, parang sa ibang probinsya, marami ng asosasyon ng mga sabungero kung saan-saan na lang nabubuo yung mga grupo nila. Pero ang kauna-una po dyan talaga, ang pinakamatibay na grupo dyan, mga sabi mo mga gentleman ano talaga team yung nasa KGBA. So posibleng yung iba wala na o yung iba na pagmanaan na lang, pero nung time na yon 90s kami po yung first group ng KGBA. Okay, si Mayor Jomar pala Hison, sila yung mayari ng mga negosyo nating Pampangas Best. Ayan yung mga Tusino, yung Ganisa, ayan sila po mayari niyan. Okay, so balik tayo sa Rubio, no? Balik tayo sa Rubio. Ito na po yung mga fully developed ko ngayong Rubio Gold. Ang tawag ko ay Rubio Hat, no? Okay, ngayon. Okay na ako siguro. Kapag po may gusto pa yung itanong sa mga Rubio namin, yung mga video po pala, no? Para po mapanood nyo, hindi lang puro vlog ko yung ano. Yung Bilibili po kasi, meron akong account sa Bilibili, Mike Mendoza. Yung Bilibili po, ano po yun, application po yun. Ida-download nyo yung application ng Bilibili. Tapos, makikita nyo, may mga, marami po doon na nag-upload ng mga sabungero, mga bitaw, mga laban. So, meron po akong isang account doon, dalawang account doon. Yung isa, yung pinakamaraming laban namin, na-upload ko sa Mike Mendoza. Bilibili application din yun. Mike Mendoza. Doon nyo po mapapanood yung mga laban ng maraming gold na ganito. Ng mga Rubio Gold namin. Okay, balik tayo sa ano, sa mga manok. Okay, yung pong isang tanong ng isang followers natin. Ito po, medyo maganda po yung tanong at napaka-specific po. Ngayon, gusto ko rin pong mabigyan ng specific na sagot yung nagtanong, no. Okay. Regarding daw sa genetics. Okay, kasi itong mga nakaraan, lagi kong nababanggit yung importansya ng individual selection. Okay, sa individual selection po kasi, doon po natin makukuha yung isang magandang katangian ng isang manok na po pwede po talagang magbibigay sa atin ng maraming panalo o magandang mga linyada. So sabi ko nga po noon, hindi po porket magkapatid, hindi po porket pure, ay okay na. So kailangan po,
Doon sa individual na pipili nyo o sa isang magkakapatid na mapipili nyo, nandun na po yung magandang katangian na ibabato niya. Kasi po, ito po ang sagot. Kasi po, ang sa breeding po, napaka-specific po ng genes nila o ng genetic ano nila, throw nila, no? Genetic na breeding nila. Paano ko i-define yung napaka-specific? For example po, no? Sa isang manok po na ganito, dati po nagbe-breed ako. Meron ako na-breed na isang manok na ang isang buntot niya ay baliktad po ang tubo. So, sa maniwala po ko sa hindi, lahat po ng naming anak no, napalabas ko na yon. Ganun din, naglabas po siya. Kaya po sasabi ko, napaka-specific. Ngayon, may mga times po na baka may ma-breed kayo, hindi maganda yung pitso. Yun dito, bisabihin, may konting baligo o kaya may konting problema. Ano po, mamamana din po yun. So, sabi ko nga po, hindi po kailangan ganun. Kailangan makapili kayo kasi pipili kayo ng pambreeding nyo, kailangan maayos. Ngayon, ganun din po yung sa mga paa. Buto, bagwis, kuko, yaay, kuko, daliri, yan. Kahit po yung tahid. Misan po, may mga manok na may dalawang tahid. Mamatataka kayo, mamamana po. Kaya po sinasabi ko napaka-specific ng genetic ng mga breeding natin na ito. Dahil nasubukan ko na po na napalabas ko na po yung mga ganun. Nagkaroon na po ko ng mga taon na naglabas nga kami ng gano'n at hindi rin ako makapaniwala na unti mong napakaliit na details kagaya ng buntot na talagang naipapasa niya, no? So, eto po ang ano ko dito. Eto po ang punto ko rito. Kung gano'n ka specific ang ano natin, ang genes na yon o ang binibreed natin, o ang genetic nila, kung gano'n pala ka specific, dapat pala magbreed ka talaga yung mga tested na winner. Okay. Aba, talaga pong ibabato yan. Nandyan na po yan. Ang nangyayari po kasi sa mga farm ngayon, ito po ang katotohanan sa mga nangyayari sa mga farm ngayon. Lalo na po sa mga malalaking farm na kailangan nila mag-produce ng libo-libo. Yung pong pinipili nila na mga materyales, hindi naman po lahat, no? Ayaw ko po rin magbanggit ng pangalan kasi hindi naman po pwedeng i-generalize. Pero ito po yung katotohanan sa malalaking farm ngayon, hindi po lahat ng ginagamit nilang materyales ay winner sa mga derby, sa big event. So, sa madali salita po, mas marami po yung mga malalaking farm na nagbe-breed na lang sila doon sa mga F1, F2 na hindi po nila nasusubukan sa laban. Ngayon, sabihin na natin may sariling selection din sila o sabihin natin pinili din nila yon kahit hindi nila may laban. Okay, nandun na po tayo. Wala pong problema kung gano'n. Sabihin, posible pong good quality din. Pero kung ako lang ang tatanungin nyo at kung kayo po ay nagsisimula pa lang, eto ha, share nyo lang po ito kung kayo po ay nagsisimula pa lang. Kasi ito pong magbablog ko, yung mga magagaling dyan, yung mga breeder na kagaya kong may mga pangalan, syempre, alam na nila yan. O posible hindi lang nila sinishare. Hindi nila sinishare, ayaw nila eh. Ayaw nila masapawan. Posible kung gano'n, no? Ako kasi, ano na ako eh, medyo ano na ako sa hobby na ito, medyo sa tingin ko, ano na ako sa ibang stage pa, no? So darating ang time kasi na pagka ito maparami ko, baka ito ay darating ang time na pinamimigay ko na lang din ng manok, pero continuously breeding pa rin kami ng magagaling na manok, no? Ano, ito ay sabi ko nga po, Kung kayo baguhan lang yan, share niyo lang po ng share to at saka sa Facebook natin, huwag niyo makakalimutan yung subscribe, no? Sa YouTube ko sana makapag-subscribe po kayo. Ito po. Gawin niyo po na kung kayo baguhan lang, kung kayo po ay nasisimula, kung makakuha po kayo ng advice ko ito ha, personal advice ko ito. Kung po kayo ay makakuha ng mga winning tested na o kaya yung mga nanalo na po sa mga derby, mas maganda po kung nagbilang na siya ng panalo, tapos kung maganda po yung station niya, maganda po yung mga buto niya, wala po siyang pintas, kapintasan sa katawan, mas okay pong gamitin yun. Kumpara doon sa mga mabibili nating sariwang-sariwa na kahit po magagaling, hindi pa nasusubukan. Kung ako lang po ang tatanungin nyo, kasi ako po, dito talaga, ang ginagamit ko po dito, talagang multiple winner po lahat. Okay, may mga
may mga instances po, mga ano po na nakakapilit din po ako ng hindi winner, pero after kong gamitin, sinusubukan ko rin po. So ako po, minsan dito, makakakita rin ko kayo ng nakasalang na bata, stag siya, gamitin ko siya na isang beses lang. After niya mag-mold, kailangan subukan ko siya. Ayun, pagka po nanalo siya, alam kong okay. Pag hindi po siya nanalo, hindi ko na po siya itutuloy. So minsan po, ang nangyayari, dahil marami po kaming pinuproduce, marami po kaming mga inahin, marami po kong breeding pen minsan, and hindi sapat yung bilang ng mga double o triple, multiple kong mga big event winner na ano sila, sobrang dami ng babae, so nabubugbog sila sobrang lahi, no? Sobrang gamit. So may mga instances po talaga, may mga pagkakataon po talagang gumagamit din ako ng hindi winner, pero ako po yung napakaselang ko talaga sa pagbe-breeding. Isang beses yan, kailangan din po namin may laban yun. Pagka po hindi siya nanalo, yung pong pinalayo ko sa kanya na yun, i-dispose na po namin. So, sabi ko nga po, kahit po gumamit ako ng bagong bili o bagong import, kapag ka po hindi po nagpanalo mga anak niya, o siya mismo hindi siya nanalo, talaga po dispose na. Hindi po ako naghihinayang magkal ng manok. Dahil kailangan po namin makaproduce. Kailangan nyo po makaproduce na maayos na manok para po hindi po nalaki yung gastos natin. So yun po yung isang sasabihin ko sa mga baguhan na kahit po baldado na, kung mabibili nyo, mas okay po yun kumpara doon sa mga hindi pa nasusubukan mga bata. Ngayon, sabi ko nga po, maging napaka-selan nyo pagdating sa selection. Kasi nga po, unti mong maliit na detalye ng isang physical ng manok, talaga pong namamana. So napaka-importante po nun, winning line. So sabi ko nga po, yung mga may mga bagtaka dyan na 5 times, 6 times, o kahit 3 times. Yeah, alam nyo po, sa tagal kong nagmamanok, kung hindi man sa galing, sa swerte, namamana. Talagang ako po, panwalang panwala po ako sa tagal kong nagmamanok na ang winning line talagang binabato po nila. May mga pagkakataon po noon na may laban po ng halos wala na pong igagalaw yung manok namin kasi napagunahan, pero nanalo pa rin. So kung ano man dahilan, mahiwaga. Minsan yung manok ay bigla na lang tatakbo, mabibigla ka na lang at walang tama yung nakalaban mo, bigla na lang aayaw, nanalo ka pa. Kasi po, ang sabi ko nga po, kung hindi man po sa dugo ng winning line niya, talagang yung ibibigay niya, may babato niya talagang galing niya, yung estilo niya, yun yung estilo po ng manok, yung po actually nagbigay sa kanya ng maraming panalo sa estilo. Okay. Ano pa? Masaya pa ko ang manok. Huwag mo na mag-asal para hindi tayo. Makikita nyo, hindi naman karami yung, kasi marami po linyada. Sa bawat linyada, hindi naman ganun karami na po-produce namin. Ayan, ito, isang straight comb side dito. Ayan, green leg. Okay, actually, si ano pala, matanda ko kasi, natanong ko yung kaibigan kong si Howell dati, kasi, kukuha sana ako ng pang-refresh ko noon kay Mayor Rubio, no? Kaso nga, di ba sabi nga, kasi wala na siya. Namatay na, no? Actually, yung anak niya, nagpatuloy sa pagbe-breed ng mga, rubio nila, no? Pero, nung huling makakausap ko si Sobel, sabi niya, Mike, yung mga, ano, hindi na kamukha nun dati. Ganun, sabi ko. Hindi, sa madali salita po, hindi na po ulit ako kumuha ng, ano, ng ibang bloodline ng Rubio na ito, nagaling mismo sa mga Rubio. Kasi kung hindi ako magkamali, Mike Rubio yung pangalan ng anak niya. Kasi nga, hindi na po yung, sabi nga, iba yung tatay, iba yung breed po ng tatay, iba yung anak. Pwede ko po sabihin, mas iniidolo po namin si Mayor Rubio, no, yung late Mayor Rubio, kaysa doon sa mga palayo ng anak. No, kasi mas magagaling po daw yun talaga. Tapos, actually, noong time na yon,
nung nabubuhay pa si Mayor Rubio noon, meron pa siyang actually, meron akong gustong makuha sa kanila noon, yung bulik. Bulik na nakalimang panalo. Ayun nga, sabi ko nga po, specific lang kasi talaga ako, yung sabi ko nga, kasi kaya ako gusto makuha yung bulik na yun dati, dahil 5 times niya niya siya. At yung kaibigan ko, sabi, napakagaling daw talagang pumatay nung manok na yun na bulik. No? So, hindi ko nakuha yun. Tapos, eventually, wala lang. Napabayaan yung ano na yun, ng manok. Hindi man nakapagpalahi yata, hindi man nakapagparami. So, nasayang lang. So, sabi ko nga po, kahit po ako tanungin nyo, kung ano po yung ginagawa ko dito sa mga pagsiselect namin sa breeding, ganun din po yung binabago. So, sana po, kahit maliit na detalye lang, uulit-ulitin nyo, kahit ulit-ulitin yung panonood ng video na ito, hindi ko kayo mawawala. I-share nyo po sa mga handler nyo, sa mga kapatid nyo, nagmamanok na nandito sa Pilipinas, kung nasa abroad sila. Sabihin nyo po na bibili ka na lang din lang ng materialis mo. At lalo na kung small time ka pa lang o talagang pang-isahang bili ka pa lang, sulitin nyo na. Yung sinasabi ko sa inyo, kahit kung may available na makukuha kung kanino man ang idol nyo, kanino man bloodline yan, kung may makukuha po kayong winner na at baldado na, pero magagamit pa sa breeding. Ah, saglit po pala, yung mga baldado po pala, no? Turuan ko kayo, no? Kapag ka po may nakita kayong baldado ang binibenta, kapag ka po yung baldado ng isang paa niya ay pahila po, wala na po yun. Ibig sabihin, pag naglalakad siya, pahila po yung balda ng paa niya. Ibig sabihin, hindi na po halos magagamit yun. Kasi hindi na po siya makakasampa na maayos. Pero yung pong may mga balda sa paa na patukod po, yan, patukod pong ganyan, kaya ganyan na po siya, patukod po, ito po yung makakalahi pa. Ngayon, yung mga may tama po sa bagwis, wala pong problema. Ako, actually, kami dito, meron nga ako dito, putol yung isang bagwis, pero nabibigod pa namin dahil napakadami din pong panalo, no? So yun po yung sa mga just in case, mamimili po kayo at low budget kayo, no? Kailangan nyo lang, kailangan yung makita yung mga winning line, no? May kusunada kayong daming panalo, may tatlo, kaya napakagaling kahit sa panalo lang. Misa naman ay ang manok ay napakagaling talaga kahit sa panalo lang, nagkataon lang na hindi na siya pwedeng ilaban kasi masama yung tama, no? Pwede rin po yun. Posibleng magbato rin po yun ng mga nagbibilang ng panalo natin mga kalahe, no? So yun po yung isang tinitignan nyo sa mga baldadong bibili nyo. Kailangan po, hindi po siya pahila, kailangan patukod, magagamit nyo po yun. Tapos, mas maganda po siguro kung talagang hirap na hirap kayo magdesisyon, magdala na isang babae, pababaan mo na kagad. Napatungan niya, hindi na dulas, hindi na wala sa, sa kapit yung niya, pwede siya. Ayan, isang advice lang din yan sa pagsiselect ng mga, sa mga low budget nating mga kliyente, yung nabili sa mga baldado sa mga ibang parang. Okay, sabi ko nga po, edi balik tayo sa mga breeder ng Rubio na ito. Isa pang kakilala ko na pwede kong sabihin kaibigan ko rin ay meron din sa Rubio. Kaya lang, hindi ko alam kung nagbebenta ngayon. Kasi actually, nung huling makausap ko itong babaeng breeder na ito, gusto sana magpinan sa amin. Kaso wala naman akong Nung time na yon, wala na akong kak at napagunahan na siya ng mga big boss ko sa Manila, yung mga kak namin noon. Si Ma'am Rona Bulicer. Ma'am Rona Bulicer, magandang umaga. Na-mention lang kita kasi naalala ko dati, meron kang Rubio Gold. Yan, si Ma'am Rona Bulicer. Kaysa isang taong sa tingin ko, wala kasi ibang may kilalang may Rubio pa nito, maliban sa akin, no? So, siyempre, yung mga nakakuha sa akin, may mga Rubio, no? Pero sa mga breeder na iba, wala akong ibang nakilalang breeder na nakakuha din ng Rubio Gold. Nadirekta kay Mayor Rubio nung buhay pa. Kundi ako lang at saka si Ma'am Rona. Si Ma'am Rona Bulicer, kilalang-kilala nyo naman yan. Idol natin yan. Ayan, Lady Cocker yan. Superstar sa akin yan, si Ma'am Rona. Idol ko yan. Ayan. So, ang mga Rubio Gold po namin na ito, sabi ko nga po, maraming na italang champion. Tested sila lagi. Tapos every year, dinidevelop namin sila. Tabot ng makakaya ko, pinagagaling ko sila taon-taon. At ito talagang hindi ko pwedeng sabihin, hindi siya pwedeng mawala sa pagiging hybrid vigor niya. Kasi nga, ang ginagawa ko dito, matuwing kailangan ko na silang sariwain at lumiliit yung sukat nila, nag-upgrade ako ng gold na ibang bloodline naman para hindi mawala yung kulay. Tapos, ang ginagawa ko po,
Alam niyo po, pagka breeder na po kayo, ito po yung pamamaraan para hindi po mawala sa inyo yung mismong linyada niyo. Kahit po nag-i-infuse na po kayo ng ibang linyada. Okay. Kailangan po, meron pong katangian ng manok nyo na hindi nyo pwedeng makalimutan. Kung ano man yun, pwede po siyang physical na katangian o kaya pwede po siyang sa stilo, sa galaw o sa bitaw. So doon po kayo minsan kailangan tumingin kapag ka po naliligaw na kayo sa kulay lang. Okay, kasi nga po, kung hindi kayo breeder, at kung hindi nyo inoobserban maayos ang manok nyo, doon kayo mawawala sa genes nyo. So ako po, may sinusunod po akong ano dito. May sinusunod po kaming, may mga katangian po ito na binabantayan ko, kaya po hindi po nawawala yung talagang galaw ng Rubio dito. So yun po yung sa bitaw namin. Sa bitaw ko po lagi nakikita yung ano na yan, mga katangian ng Rubio namin na yon. Magaling lagi sila sa taas, yung sabayan yan. Sabayan, tumatama ka agad. Tsaka yung mga tawid, wala akong kawala. Pagka ho tumawid siya, shoot to lagi. Kung di huli ko, di kilikili. Tawid ho niya, hindi ho lagpas eh. Tawid ho niya, middle lang. Pero shoot to talaga. Okay. Okay, so mga kasabong, sa susunod na vlog, nandyan pa rin kayo. Marami pa rin po akong sishare na vlog. Isa-isa ko nga pong ini-introduce itong mga malalaking taong na pagkukuha ng ganitong mga manok. Tapos sa bawat segment po, sa bawat vlog ko po, meron po akong isang specific na tanong na ini-emphasize ko na tinatanong sa akin. Ayun nga po, so itong segment ko na ito, itong vlog ko na ito, vlog number 4, doon tayo sa genetic na lahi ng mga manok natin, kung gaano sila ka-specific, no? So, yung po mga breeder nyo, pwede nyo po siyano lang po para mapanood nila. Alam nyo po, madali yung mag-breed ng maraming manok eh. Madaling mag-breed ng maraming manok. Kaya lang, mahirap pong makapagparami ng mga manok na puro winning line. Lalo na po kung sa kagaya kung maraming hinahawakang bloodline, napakahirap po na ang iba po sasabihin nila. Ang iba po talaga ayaw nila ng maraming bloodline kasi naliligaw po sila. Yung po ay kung hindi kayo talaga focus sa ano nyo, sa bawat genetics na sa bawat linyada ng binibigyan nyo. Hindi kagaya ko, ako kahit maraming bloodline ko, sa bawat isa niyan ay hindi ko pinapabayaan. Ibig sabihin, lumilipas ang taon, minimaintain ko yung kung ano yung talagang characteristic nila, kung ano yung kung saan sila nananalo, kung saan sila magagaling, doon namin sila pinupokus. Tapos, kung saan mo sila pwedeng i-upgrade, yun po ang isa pang challenge sa atin sa taon-taon. Kung paano sila ma-upgrade, taon-taon. Kasi tumatanda po yan eh. Habang natanda po yung manok, nagkakaroon po yan ng mga negative side. So kailangan din talagang i-refresh yan. Isa kundi tatlong taon, patas, ganun. Kailangan mo rin talaga sa rewind yan. Yun po ang pinakamalaking challenge sa amin mga breeder na ma-maintain mo isang linyada na through the years habang nabubuhay ka, kung sabihin mo may mamana ko pa sa mga magiging anak ko kung magsasabong sila, na yung linyada na yun ay magpapanalo pa rin through centuries, sa dekada, ganun, sa dalawang dekada, tatlong dekada, marami hong ganyan na breeder, na matatandang breeder na namatay na, pero mga bloodline sila continuously hanggang ngayon sa mga young generation breeder natin, may papanalo pa rin nila. So, yes sir, mga boss ko at mga sir, magandang araw po ulit. Ito na po yung vlog number 4 ko. Maraming salamat po ulit. Thank you.